di ba, finally. And ang Fish Dump Pet Shop na matatagpuan dyan sa may Commonwealth Avenue dito sa Quezon City, sa aming magagandang mga fish. Uy, mga isda ko talaga yun, ano? Yung andun si Oscar, oh, ito sa likod ko, ang flower horn na si Bogart at ang marami naming community fish na napanood nyo na sa iba't ibang episode namin. Dahil ang episode namin this time, malungkot siya, pero at the same time, dapat nating unawain. Kasi ganun talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, pag may mga bagay na kailangan magpaalam, malungkot talaga ang laging nagpapaalam. Pero kung alam mo naman ang pupuntahan mo ay para sa pamilya mo, para sa panibagong yugto ng buhay na kailangan nandoon ka, eh hindi mo dapat pagsisisihan yon. At ang tinutukoy namin ay ang aming kaibigan. Ang ating kaibigan na lagi namin kasama sa Gabay Guro, lagi namin katabi sa upuan, sa pagkain, Miss Jaya! Diba? Ito yung totoong Jaya. Hindi yung mga nagjajaya-jayahan lang dyan na mga ano, squatter, chochos, sorry, sir, Maricor, nasakta na naman ako. Kasi meron akong kakilalang Jaya-Jaya dyan na nag-i-squat ng bahay. Anyway, ibang issue yun. Itong si Jaya nga po, ang isa sa mga anak ng ating minamahal na si Miss Elizabeth Ramsey. Si Nanay Elizabeth, oh, di ba? Naalala ko yung nagigiyas sa mga programa namin sa December. Ay, finally nga po, ay nagpaalam na. Although, early this year, talagang pumunta na sila ng Amerika kasama niya kanya pamilya, asawa niya. Kasi di ba nagkasakit yung asawa niya at binenta na nila yung properties nila dito sa Philippines. Tapos, naghanap na sila, nakakuha na sila ng bahay nila sa LA. At this time lang, kailan ba to? Last week ng July, June, early July, no? Formal nang nagpasalamat at nagpaalam si Miss Jaya sa programang It's Showtime ng ABS-CBN. At syempre, very emotional ang karamihan doon kasi talaga mang makikita mo at mararamdaman yung genuine na naging samahan nila, yung pakikitungo, lalo pat ilang taon din siya naging hurado. At sabi nga ni Jaya dun sa kanyang pasasalamat, simula nang umalis siya sa GMA 7, ang programang It's Showtime ang sumalo sa kanya. At inamin niya na talagang nabigyan siya uli ng kumbaga panibagong leaf or panibagong yugto or dahon sa kanyang buhay, isang singer na napakagaling. And true enough, hindi lang naman totoo yung kay Jaya, kundi maging sa ibang mga singers din na napasali doon sa It's Showtime o naging hurado, dahil talagang binigyan din sila ng pagkakataon na muling makilala sila. And si Jaya nga, nagkaroon din ng mga single, ng album, mga shows, concerts. As I was saying kanina, parati namin siyang kasama at kapamilya, kapatid, kapuso sa Gabay Guro. Ito po yung tauna na pagbibigay po namin ng parangal sa aming Teacher's Fest tuwing Teacher's Day. Teacher's Month, tama, Teacher's Day, Teacher's Month. Pag buwan ng Oktubre yun eh. At iniikot namin ng iba't ibang panig ng Pilipinas at ang grand gathering namin ginagawa namin sa MOA. At si Jaya ang isa sa mga pinaka-consistent na artist na talagang nagre-render ng services nila for free. Take note ha, halos talagang panggasolina lang yung ibinibigay na token sa kanila nung Gabay Guro Foundation. Dahil talagang sabi niya, kulang nga yung taon-taon na once a year na nabibigay sila ng pasasalamat man lang or pagbibigay credit sa mga naging guro natin simula tayo mag-aral, matuto ng formal na edukasyon sa mga eskwelahan. So ganun din yung naging pagbabahagi niya na naging karanasan niya sa It's Showtime bilang isang hurado. And I must say, didiretsuhin ko na, although sa ibang episodes natin dito sa Unbettable Channel, nasabi ko na marami rin mga hurado yung programang tawag ng tanghalan sa It's Showtime na talagang kini-question din natin ang kredibilidad. Para pinaupo lang ba sila doon para ganito, ganyan. Pero with Jaya as among its most credible hurados or judges, ay talaga namang sasaluduhan mo dahil talaga namang may karapatan, may galing, at may husay para magbahagi ng kanyang mga anik-anik na kuro-kuro opinion at obserbasyon tungkol o para o laban sa isang singer o kumukontest doon sa tawag ng tanghalan. Diba? So, nakakatuwa. Makakamiss din, of course. Lalo pa, dahil karakter din yan si Jaya, yung klase ng kanyang music,
yung klase ng kanyang performance na madalas nga ginagaya na mga kung sino-sinong jaya-jayahan dyan. With all due respect sa mga iba nang gagaya kay Jaya na talagang sinasaluduhan namin yung mga ibang stand-up comedians na alam nyo yan kung sino-sino kayo dahil madalas ko rin kayong kinukuha for booking sa mga iba-ibang shows. Pero yung iba talaga wala karapatang gayahin si Jaya. Pero oh, ang gano'n lang, oh, masaya lang din kasi ibig sabihin kasi si Jaya nung si Jai, nung minsan nakakausap namin yan, si Jai daw, na sabi niya, she's honored na mayroong mga taong natutuwang gayahin siya. And yun nga, sana nga lang walang i-exaggerate. Kasi si Jai naman ay isang matino at decenting musician or artist dito sa industriya ngayon. And now that she has finally decided to move with her family at manirahan na dun sa LA, sa America, syempre, i-wish natin siya ng good luck for as long as, alam mo, ang kagandahan sa mga, ano kasi Jaya, Don, ang kagandahan sa mga singers, mga sa mga kagaya ni Jaya, meron silang naiiwang legacy, kumbaga, ang lalo na yung may magagandang music talaga, na yung talagang at kumurot sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. So, asarap nilang pakinggan. So, from time to time na gusto natin o nami-miss kunwari natin si Jaya, patugtugin lang natin o kantahin natin ang kanta ni Jaya. Di ba, babalik na tayo dun sa mga kakaibang karanasan, kakaibang saya na ibinigay at naihatid o naibigay nila sa atin. Pero syempre, iba pa rin yung present siya. And I'm sure naman, with ABS-CBN, with the technology that we have now, di ba, posible pa rin naman siguro yung paminsan-minsan mapapanood siya via Zoom, via kung ano man dyang mga platform. Pero syempre, sabi nga niya sa kanyang naging desisyon is mas kailangan siya ngayon ng kanyang pamilya, lalo pat nagpapagaling ang kanyang may sakit na husband. And of course, may mga anak siya na dapat niyang asikasuhin. So, wala tayong choice kundi irespeto at unawain at i-welcome at i-wish ng napakaganda ang isang Jaya. Kasi, for all her contributions, for all her good music and magandang pakikisama na ibinigay at pinagi sa atin. Yun man lang, mabubish natin siya ng bonggang-bongga. Kaya, Miss Jaya Ramsey, ano man, masaya kami, malungkot, pero naniniwala kami na one of these days, muli tayo magkakasama-sama, magkakapiling, at magkikita-kita. Sana, kahit nasa Amerika ka na, from time to time ay makikibahagi at makikibalita ka pa rin sa amin at makikibalita rin kami sa iyo. So, good luck. Alam ko sa pinili mong pagmamahal at pag-aaruga sa iyong pamilya, kasama mo pa rin kami mga fans, tagahangat, mga kaibigan mo na susuporta sa iyo. At magwe-welcome uli sa iyo sa anytime na gusto mo na uling bumalik at eto ka na, ready, handang-handa ka na sa iyong pagpapasaya at pagbibigay sigla uli sa industriya, lalo na sa music. Ako ang inyong lingkod, Papa Bearable, dito lang sa Bearable Channel. Thank you and Diyos mabalis po sa tuyang gabos sa ating lahat. Bye-bye.